tuwing Pasko. Ang mga bata ang itinuturing na bida at maraming pera dahil sa mga nakukuha nilang aginaldo mula sa kanilang mga ninong at ninang. Kaya nga puro pambata rin ang mga gamit at pagkain na ibinebenta sa isang pwesto sa Divisoria. Naglalakad sa gitna ng daan ang batang si Eunice habang nakahawak sa kamay ng kanyang ina. Umagaw sa pansin niya ang malalaking lollipop at candy cane sa isang tabi. Ang nagbebenta nito ay isang lalaking nahahati sa pula at berde ang kulay ng kasuotan. Nakasulat sa pulang sombrerong suot nito ang pangalang Candy Cane Man. Kumakanta pa nga ito habang hinihikayat ang mga batang napapadaan na bumili sa kanyang pwesto. Agad niyang hinila ang nanay patungo roon at saka itinuro ang candy cane na gusto niyang mabili. Patabog namang dumukot ng pera sa pitaka ang ina at ibinili siya ng isa. Bilin pa nito. Last na to ha. Wala na tayong pera kaya huwag ka na magpabili ng kung ano-ano. Nagpakawala ng malaking ngiti ang candy cane man. Nang ibigay sa kanya ang biniling candy cane. May special powers ang candy na yan. Kapag naubos mo na siya, pumikit ka lang tapos mag-wish. Kinabukasan din, matutupad agad ang hiniling mo, bata. Magiliw na sabi sa kanya ng lalaki. Tumango na lamang si Eunice at ngumiti. Agad din silang nagpatuloy sa paglalakad dahil dumadami palalo ang tao. Isang panibagong bata ang nakabili ng candy cane sa lalaki. Tumatawa namang ibinigay ng candy cane man ang candy sa batang lalaki na nakatitig pa sa kanya. Bata, pagkatapos mong kainin to, umikit ka lang tapos mag-wish. Bukas, magugulat ka dahil matutupad yung wish mong yun. May special powers ang candy na to. Talaga po? Tanong ng batang lalaki. Oo naman. Subukan mo. Sige na. Sige po. Salamat po. At marami pang mga bata ang nakabili ng candy cane sa lalaking iyon. Oras na naman na. Nang makarating naman sa department store si na Eunice ay nagpabili ulit siya ng laruan sa ina. Ngunit sa pagkakataong iyon ay hindi na siya pinagbigyan nito. Nabilhan na kita ng Barbie doll kanina. O tapos di ba pinagbigyan na kitang kumain doon kanina sa paborito mong fast food? O binilhan pa nga kita ng candy. Anak naman. Tama naman na. Marami pa akong bibilhin eh. Mamaya hindi na kasya tong pera na dala-dala ko para dyan sa laruan na yan. Mami, sige na, please. Christmas naman eh. Gusto ko ng maraming gift. Anak, makontento ka na lang sa kung ano ang naibigay na sa iyo. Alam mo namang wala na tayong malaking pera para mabili lahat ng gusto mo. Tapos tingnan mo, ang mahal-mahal pa ng laruan yan. Ay, halika na. Sa susunod na lang natin bibilin yan. At pagkatapos ay nanlumo si Eunice. Habang naglalakad sila sa department store, ay bigla na lang nagkagulo ang mga tao sa paligid. May isang bahagi raw sa mall ang biglang nasunog at pinapalabas ngayon ang lahat ng mga tao. Nataranta si na Eunice at nakipagsiksikan sa mga taong pababa sa escalator. Nagunahan silang makalabas sa nasusunog na mall. Pagka-uwi sa bahay, agad niyang binuksan ng kahon kung saan nakabalot ang Barbie doll na ibinili sa kanya ng nanay. Iyon lang ang nakuha niya sa Pasko. Napaluha siya habang pinagmamasda ng mumurahing manika na binili sa kanya ng ina. Matapos siya nitong pangakuan na ibibili siya ng maraming laruan sa araw ng Pasko, pero heto ngayon. Isang laruan lang ang ibinili sa kanya at yung mumurahin pa. Hindi tuloy siya satisfied sa nakuha niyang regalo. Sinubukan niyang manghingi ng regalo sa kanyang ama pagkarating nito noong gabi.
Subalit umuwing lasing ang tatay niya matapos makipag-Christmas party sa mga barkada. Sermon lang tuloy ang inabot niya sa ama na nagiging halimaw kapag nalalasing. Nigilan mo nga akong bata ka. Lasing ako ngayon ha. Gusto ko nang magpahinga. Doon ka sa nanay mo magpabili. Di mapuntahin ang regalo na yan. Napaluha na lamang si Eunice at bumalik sa kanyang kwarto. May ilang minuto siyang umiiyak doon. Saglit lang siyang lumabas ng kwarto at kinuha sa frigidaire ang candy cane na pinalamig niya. Pagbalik sa kwarto ay doon na lamang niya kinain iyon. Medyo natunaw kasi ang candy cane habang naglalakad sila kanina doon sa divisoria dahil sa sobrang init. Kaya pagka-uwi sa bahay ay inilagay muna niya sa ref ang candy para bumalik ang dating tigas. Nagulat si Eunice matapos matikman ang naturang candy. Napakasarap nga nito. Malamig sa bibig pero sobrang tamis. Habang inunguya niya ay nagsasabog ito ng kakaibang tamis sa loob ng kanyang bibig. Kung alam lang niyang ganoon pala kasarap ang candy na iyon, nagpabili pa sana siya ng mas marami kanina. Nang maubos niya ang candy cane, bigla niyang naalala ang sinabi ng lalaki kanina. May special powers ang candy na yan. Kapag naubos mo na siya, pumikit ka lang tapos mag-wish. Kinabukasan din, matutupad agad ang hiniling mo, bata. Bata, bata. Sinunod niya tuloy ang sinabi ng lalaki. Pagkatapos maubos ang candy cane ay pumikit nga siya at humiling. Naisip niya ang mga panahong pinagdamutan siya ng mga magulang sa mga bagay na gusto niya. Palaging idinadahilan ng mga ito na wala silang pera para makabili ng ganoon kamahal na laruan. At kung may pera man, hindi agad binibili ang kanyang gusto hanggang sa maubos na lang muli ang pera dahil sa kabibili ng mga ito ng kagamitan sa bahay. Masama ang loob niya sa mga magulang na hindi siya binibigyan ng maraming regalo ngayong Pasko. Kaya ng mga sandaling yun, humiling siya sa hangin na sana'y mawala bukas ang kanyang mga magulang upang makuha niya ang mga itinatagong pera ng mga ito. Sa paraang iyon ay mabibili na niya ang gusto niya. Pagkatapos niyang hilingin iyon ay bigla na lamang humangin ng malakas sa loob ng kanyang silid. Sa sobrang lamig ng hangin ay bahagya siyang nanginig at napayakap sa sarili. Biglang bumukas ang pinto ng silid niya at iniluwa roon ang kanyang ina. O anak, ba't hindi ka pa natutulog dyan? Alas 11 na ng gabi oh. Opo, matutulog na po. Matipid nitong sagot sa ina. May tampo pa rin siya sa ina dahil hindi nito binili ang mamahaling laruan na nakita niya kanina sa loob ng department store. Dasing ulit ang tatay mo, kaya sana huwag ka naman maging pasaway. Tsaka bakit sa kanya ka pa talaga nang hingi ng regalo? Hindi pa ba sapat yung binili ko sa yung Barbie doll kanina? Di ba matagal ka na nagpapabili ng ganyan? Tsaka huwag mo sana kakausapin ng gano'n ng tatay mo kapag dasing para hindi ka nasisigawan. Ano siya? Matulog ka na lang dyan at palalamigin ko lang yung ulo ng tatay mo. Paliwanag ng ina at palihim na nilagay sa bulsa ang biniling kondom. Nang marinig ni Eunice ang pagsara ng pinto ay muli siyang bumangon at kinuha ang mumurahing manika. Kinausap pa nga niya ito na parang tao. Kakainis talaga Barbie. Ang lungkot naman ng Christmas ko ngayon. Ikaw lang ang natanggap kong gift. Alam mo ba, binigyan ako ng pera ni Ninang Salve ko. 500 pesos yun. Kaso kinuha siya kaninang umaga ni Mami. Siya na raw magtatabi para hindi ko daw mawala. Ewan ko kung saan niya dinala yung 500 ko. At ikaw lang yung nabili niya para sa akin. Eh yung toy kanina nakita ko 350 lang yun eh. Pero hindi niya binili.
Kainis talaga. Dinaya niya ako. Kung ano-anong hinanakit ang lumabas sa bibig ni Eunice. Paghiga niya ay muling pumatak sa unan ang mga luha niya habang yakap-yakap ang manika. Kinabukasan, nagising siyang masama pa rin ang loob. Umasa talaga kasi siya sa pangako ng mga magulang na ibibili siya ng maraming laruan sa araw ng Pasko. Pero ngayon ay lumipas na ang araw na iyon, ngunit wala man siyang natanggap na matinong regalo sa mga ito. Ang ina niya, isang mumurahing manika lang ang niregalo sa kanya. Ang ama naman niya, malutong na sermon at sigaw ang ibinigay sa kanya kagabi. Iyon na yata ang pinakamalungkot na Pasko niya. Lumabas siya ng kusina at sinilip ang lamesa kung may pagkain na ba. Nakita niya roon ang ama at ina na nakaupo sa harap ng mesa at tila hinihintay siya. Natuwa agad ang mga ito na makita siya. Anak, halika rito! Ngiting sabi sa kanya ng ina. Pasensya na, baby. Napagtaasan kita ng boses kagabi ha. Napag-usapan namin ng mami mo na dadalhin ka namin ngayon sa Enchanted Kingdom para makapag-enjoy ka pa. Tapos ibibili ka rin namin ng maraming toys ngayon para makabawi kami sa'yo. Talaga po, Daddy? Oo, anak. Kaya mainam na kumain ka na muna rito tapos maligo ka na para makapagbihis ka na rin at aalis ulit tayo ngayong araw. Ang ina na niya ang sumagot. Ako, salamat po! Salamat po! Saya-saya ko naman! Nawala ang galit ni Eunice sa mga magulang. Nilapitan niya ang mga ito at hinayaan niyang yakapin siya. Pagkayakap ng dalawa sa kanya, ay bigla na lang natigilan ang mga ito. Mami? Daddy? Nagtatakang sambit ni Eunice nang mapansin ang kakaibang ekspresyon sa mukha ng dalawa. Nakaramdam siya nang tila likidong tumutulo sa likuran niya. Kumawala siya sa pagkakayakap sa mga magulang at doon niya nakita ang kasindak-sindak na pangyayari. Unti-unting natutunaw na parang candy ang katawan ng mga magulang niya. Mabilis na natunaw ang katawan ng mga ito mula kamay, ulo hanggang sa paa. Ganoon na lamang ang pagkasindak ni Eunice nang makita ang tunaw na katawan ng kanyang mga magulang at nagkalat mismo ito sa sahig. Naging parang likido ang mga ito na kulay pula at berde na katulad ng kulay ng candy cane na kinain niya kagabi. Bigla siyang natigilan at naaalala ang hiniling niya kagabi matapos kainin ang candy cane. I wish na sana mawala na yung mga magulang ko. Kapag nawala sila, sigurado makikita ko kung saan nila tinatago yung malaking pera. At pag nakuha ko yung malaking pera na yun, makakabili na ako ng maraming laruan. Lahat ng gusto ko, kahit anumang oras. At labis ang pagsisisi ni Eunice kung bakit iyon pa ang hiniling niya kagabi. Sana mawala na yung mga magulang po. Ang gusto lang naman niyang mangyari ay mawala pansamantala ang mga magulang niya para makuha niya ang itinatagong pera ng mga ito para makabili ng maraming laruan. Subalit nangyari ang hiniling niya sa paraang hindi niya inaasahan. Ngayon, literal nang nawala ang nanay at tatay niya matapos matunaw na parang candy. Sa sobrang takot ay napalabas siya ng bahay. Doon ay nakita niya ang iba pang mga batang nagkakagulo at nag-iiyakan sa labas. Napatanong siya sa isa, ano nangyari sa iyo? Bakit ka umiiyak? Bigla kasi naging zombie yung parents ko. Tapos sinahabol nila ako ngayon. Tapos gusto nila akong patayin. Nagulat siya at hindi makapaniwala. Isang kapwa bata niya ang kanyang nakausap pa. Tulungan mo ako. Naging manika lahat ng mga kasama ko sa bahay. Hindi ko alam kung bakit nagkaganoon sila. Naguluhan si Eunice sa mga naririnig.
marami pa silang mga kapwa-batang nakausap at iisa lang ang sinasabi ng mga ito. May nangyari daw na hindi maganda sa kanila at ang itinuturo nilang dahilan ay ang candy cane na kinain nila kahapon. Paliwanag ng isang bata. Sabi kasi nung lalaki na pinagbilan ko, matutupad daw yung wish ko kapag naubos ko yung candy. Kaya humiling ako kahapon na sana magkaroon ako ng maraming dolls. Tapos pagising ko kanina, naging manika na lahat ng mga kasama ko sa bahay. Ang sabi naman ng isa. Ako naman, nag-wish ako na sana makakita ako ng totoong zombie dahil namamangha lang ako sa mga horror movies kapag napapanood ko yung mga ganun. Tapos pagising ko kanina, naging zombie naman yung mga parents ko. Nakilala pa nila ang isang bata na humiling din kahapon na sana'y mawala ng tao sa mall para makuha niya ang lahat ng gusto roon. Ngunit ang nangyari, biglang nagkasunog sa mall kaya nawala nga lahat ng tao. Doon naging malinaw kay Eunice ang lahat. Ang candy cane na binili nila ay tunay na tumutupad ng hiling ngunit hindi sa paraang gusto nila. Ang pagtupad nito ng kahilingan ay may kapalit at kadalasan lagim ang idinudulot. Dahil ang gumawa ng candy na ito ay hindi rin pala pangkaraniwan. Samantala sa Divisoria, tuwang-tuwa ang candy cane man habang nakabantay sa pwesto niya. Kitang-kita kasi niya sa paligid ang iba't ibang dilubyong nagaganap. Mukhang umiepekto na ang sumpang inilagay niya sa mga ibinibentang candy cane. At mukhang marami rin siyang napaniwalang mga bata kahapon na tumupad ng kahilingan ang candy na iyon kapag kinain nila. Ngayon, isa-isa nang nagkakatotoo ang mga hiniling nila at hindi nga lang sa paraan na gaya ng kanilang inaasahan. Isang bata ang humiling na sana'y magkaroon siya ng maraming alagang aso. Ngayon ay kasalukuyan siyang hinahabol ng mga asong ulol na nakakasalubong niya sa daan. Tila lahat ng mga asong makakita sa kanya ay nababaliw at nais siyang kuyugin. Dati, gustong-gusto niya ng maraming aso, pero ngayon, ito na mismo ang lumapit sa kanya, hindi nga lang para maging alaga, kundi para maging pagkain siya. Isang bata rin ang humiling na sana'y magkaroon siya ng maraming pera at pagising niya, biglang sumakit ang kanyang tiyan hanggang sa magsuka ng perang papel. Sa sobrang dami ng isinuka niya, bumaha nga ng pera sa kanyang silid, ngunit binawian naman siya ng buhay kalaunan. Nagkaroon nga siya ng maraming pera, pero mapupunta rin naman pala sa pagpapalibing sa kanya. Isang bata pa nga ang humiling ng maraming pagkain sa Pasko at ang nangyari ay naglaho ang lahat ng mga ibinibentang pagkain sa lugar nila at napunta sa loob ng kwarto niya. Nagtataka ngayon ang kanyang mga magulang kung saan niya nakuha ang lahat ng mga pagkain na iyon at marami ring nagreklamo sa labas na nawalan daw sila ng mga paninda. Napagbintangan patuloy na magnanakaw ang batang iyon. Marami pang nangyaring hindi maganda sa paligid at iba't ibang lugar ang pinangyarihan. Ang maiwagang lalaki naman na nagtitinda ng candy cane ay wala na sa pwesto nito. Wala na rin nakakaalam kung saan siya nagpunta o lumipat. Ito marahil ang nangyayari sa tuwing natatapos ang misyon niya sa isang lugar. At tiyak, sa ibang lugar na naman siya lumipat para doon ay maipagpatuloy ang kanyang masamang plano sa mismong buwan pa ng Kapaskuhan at bagong taon.
Nagustuhan mo ba ang kwentong katatakutan na ito? Give us a thumbs up, comment at i-share ang episode na ito sa inyong social media. Suportahan rin ang aming writer sa pamamagitan ng pag-follow sa kanyang mga social media accounts. Makikita ang link sa description section ng episode na ito. Don't forget to hit that subscribe button at ang notification bell upang wala kang ma-miss na bagong episode at segments. Suportahan rin ang ating side channel, Sindak Short Stories, for more one-shot Tagalog horrors. Hanggang sa susunod nating takutan, maraming salamat mga solid HTV positive.